Hello guys! Hello Taurus! Welcome dito sa ating channel. Kapalaran 888 Taurus. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. The general reading, kumuha tayo dito ng tatlong baraha, Taurus. Okay. Okay. Oh, why? Okay Taurus, comment down below if resonated ka. Comment down below ah. Kasi kung makikita mo dito, posibleng, April, May, June, isang, hindi mo inaasahan itong pagkakataon or pwedeng expected mo na siya. Separation. Pwedeng kasal kayo, posibleng maghiwalay kayo, mag-divorce kung nasa ibang bansa ka, annulment, or pwedeng relationship to na kailangan nyo maghiwalay. Or nakapag-desisyon ng isa sa inyo na makikipaghiwalay na. Or pwedeng hindi naman ikaw to na gustong makipaghiwalay. Itong other person mo, or itong person mo na to, siya yung magde-desisyon na, kailangan ko nang mag-isa. Kailangan ko nang mag-move on. Kailangan ko na nang i-clarify natin yan, guys. Kailangan ko na nang new beginnings or ng bagong buhay. Oops. Okay, judgment. Oh, ganun na nga eh. Okay, guys. So, yun. Taurus, nakikita ko sa'yo dito na isang decision making talaga ang mangyayari dito, ang gagawin mo. Isang decision making na posibleng mangyari. Or pwedeng hindi ikaw to. Pwedeng parents mo, or pwedeng kakilala mo, kapatid, or kung sino man siya, medyo makakaramdam ka ng awa dito sa isang person dahil sa pakikipaghiwalay na ito. Kasal sila. It's either kasal sila, or nasa committed relationship sila. So medyo makakaramdam ka ng awa sa dalawang taong ito na maghihiwalay. Pero naiintindihan mo naman na lahat ng tao ay may kanya-kanyang path and challenges. Okay? So, hindi ka naman yung parang naawa ka, pero hindi ka naman yung i-judge mo na yung taong yun. So, naiintindihan mo kung bakit. Okay. Meron ditong mga Taurus na medyo negative yung emotion nila. Or parang meron silang mga hindi matanggap sa buhay nila. Mga unexpected na turn of events. Like yung mga in-expect mo hindi nangyari, or parang feeling mo inabandon na ka, or yung feeling mo ganito ganyan. So mag-focus ka lang sa lighter side ng buhay mo. So huwag kang masyadong mag-focus sa negativity. Trabahuhin mo kung ano yung dapat trabahuhin sa sarili mo. Lalo na dito sa relationship or sa kung ano man tong commitment na meron ka. Kasi kung makikita mo dito sa sobrang stress mo or sa sobrang disappointed mo, pwedeng medyo mawalan ka ng interest or posibleng mawalan ka ng gana. Yun, gana, diba? Okay. Resonated yung tatlo eh. Okay. New beginnings. So, yun. Nakikita natin dito, Taurus, na i-welcome mo yung pagbabago. Kasi may maghihiwalay dito. May pwedeng matapos na trabaho. May aalis. Pero may darating. May matatapos. It's either contract siya. End of contract. End of commitment. End of relationship. Or kung ano pa man. Pero sinasabi ng baraha, huwag kang mag-alala kasi masipag ka naman eh. If sa relationship to, wala namang problema sa iyo kasi mabuti ka namang tao. So, if mawalan ka ng relationship or hindi mag-work yung relationship mo, ay magkakagusto pa rin naman sa'yo kasi mabuti kang tao. Yung iba sa iyo dito is posibleng, for example, contract, eto, end of contract, and doon na, pwedeng may
magsisimula kayo ng job hunting or career hunting sa ibang bansa. Travel. Oh, 'di ba? Yung pagiging masipag mo, 'yan yung alas mo eh. 'Yan yung magiging sandata mo sa kung ano man itong pinagdadaanan mo sa ngayon or kung ano man 'tong napagdaanan mo na. So, 'yun, i-continue mo lang yung pagiging masipag. Nakikita ko sir dito may new beginnings na darating, 'di ba? For example, nawalan ka ng trabaho nga, nawalan ka ng karelasyon or pwedeng nakipaghiwalay sa iyo. Huwag kang mag-alala kasi 'yun ang nasabi ko sa iyo dito. Yung qualities na meron ka is hindi mo dapat 'yan kinikip lang sa sarili mo eh. Kasi magaling ka eh, magaling ka, mabuting tao. And nakikita natin dito na babalik ulit yung excitement mo, yung passion mo, yung motivation mo. So, ano lang yan, trials lang yan sa'yo. And the Hermit card, sinasabi ng Barahan na mahanap mo yung solitude, mahanap mo yung katahimikan, mahanap mo yung peace and harmony, diba, nandito na. Mahanap mo din yung tamang lugar, tamang tao. Okay, so yun. So nakikita ko sir dito, ang ganda. Kasi dahil sa sipag mo, dahil sa tiyaga mo, dahil sa passion mo, dahil sa decided ka, determinado ka, mahanap at mahanap mo yung daan papunta doon sa financial wish and fulfillment mo. So, 'di ba? Hindi naman siya masama. Okay? So, wag mong bibigyan ng parang chance itong mga nangyari or pwedeng itong mga mangyayari na sinasabi dito sa baraha. Pwede kang umiyak, pwede kang ma-disappoint, pero yun nga, yung sinasabi sa'yo dito ng four cards na doon na wala, ibabangon ka eh. Babangon ka, ibabalik mo yung kung ano yung nawala sa'yo, interest, passion, sipag, mahanap mo ulit yung daan papunta doon sa financial success. Okay? Makaka-move on ka rin, 'di ba? Matatapos din lahat ng mga issues emotional. And makaka-alis ka rin, 'di ba? Magkakaroon ka ng freedom. Magkakaroon ka ng maraming support system. Maraming mga tao ang pwedeng tumulong sa iyo, lalo na kung ito ay tungkol sa pera, 'di ba? And emotionally, nakikita natin dito na 'yun lang yung kalaban mo dito. Kasi if relationship itong maghihiwalay, it's either parents mo yan, kapatid mo yan, or ikaw, talagang maapektuhan ka. Siyempre, malulungkot ka eh. But, nandito yung Ten of Swords na sinasabi na hindi naman yan permanent. Hindi yan permanent, may new beginnings nga tayo dito. And sinasabi na, etong endings na to, it's a blessing in disguise, na pwedeng magdala sa'yo to ng freedom. And, pwedeng ito na yung maging sagot sa mga pagod na nararamdaman mo sa ngayon. Kasi kung makikita mo, palagi kang pagod sa emosyonal mo. Okay? So thank you guys and see you again. Bye!